Gusto ko unicameral eh. Para mabilis ang legislation. At parang may pinpoint ang responsibility. Ang responsibility doon sa unicameral. Eh ngayon, nagpapasa ng responsibility. Yung House o yung Senado. At tumatagal yung legislation. Kung si Albay First District Representative Edsel Lagman ang tatanungin mas mainam kung unicameral ang sistema ng lehislatura sa bansa. Sa kasalukuyan, mayroong bicameral system ang Kongreso ng Pilipinas. Dalawang chambers ang bumubuo sa legislative system, ang House of Representatives at Senate. Kaya kahit pumasa na ang isang panukala sa isang kapulungan ng Kongreso, kailangang maipasa ito ng isa pang kapulungan bago pirmahan ng Pangulo at tuluyang maisabatas. Kung magiging unicameral ang lehislatura sa bansa, mas magiging mabilis ang pagpasa ng mga panukalang batas ayon kay Representative Lagman. Gayunman, kailangan munang magkaroon ng pag-amyenda sa saligang batas bago ito maisagawa. But that will have to entail a constitutional amendment because that is an institutional change. Kamakailan, ilang kontrobersyal na panukala ang inaprubahan ng House of Representatives, kabilang na dito ang Economic Charter Change. Subalit hindi tiyak ang kapalaran ng panukala sa Senado na kapapalit lang ng liderato. Ito ay kahit na prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang economic constitutional reforms. Marso nang aprubahan ng Kamara ang Resolution of Both Houses No. 7 o RBH 7 na naglalayong amyendahan ang foreign ownership restrictions ng saligang batas sa public utilities, higher education at advertising. Nakabinbin naman sa isang Senate subcommittee ang kahalintulad na panukala o Resolution of Both Houses No. 6. Ayon naman kay Senate President Francis Chis Escudero, dapat unahin munang ayusin ang relasyon ng Senado at Kamara bago pag-usapan ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang mga kontrobersyal na panukala tulad ng Chacha. Sabi ko sa kanya, mag-usap at magkita kami sa darating na linggo marahil para mapag-usapan una sa lahat ang relasyon ng Kamara at ng Senado na sana maayos, wala nang palitan na manghang na salita. Rosalie Cruz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.